Mga ka-OFW, welcome back to my YouTube channel. Hinihingal pa ko mga ka-OFW kasi lumabas po ako. Bumila ako ng stock kasi alam mo naman pag galing ka, lumipat ng malayong lugar like Jeddah to Riyadh, Riyadh to Jeddah, Tabuk, Taif, Dammam, anywhere in Saudi, anywhere in other country like me, OFW. Napaka-haggard ko din ang haggard ko today mga ka-OFW kasi ang tagal ng oras ng biyahe ko, which is 12 hours from Riyadh to Jeddah. So talagang haggardness ang dating ko talaga mga ka-OFW. So ngayon mga ka-OFW, dahil dinala ko lang yung kettle ko, as you can see. So mahilig kasi ako sa coffee, I'm a coffee lover. So mag-haul tayo ng binili ko sa bakala. Hinihingal ako kasi ang dami kong binili. Ito nga abot-abot-abot-abot kasi nga mahilig akong kumakain habang nagla-livestream. Mahilig akong magngangat-ngat. So that's my habit. Umpisa na natin ang pagbukas ng aking binili. So bago ang lahat mga ka-OFW, sa mga katulad kong OFW dyan na lumalaban katulad ko, Char. So please pa, hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hayan, joke lang sa hayan, subscribe na, please subscribe. Yung mga ka-OFW, dahil kakarating ko lang din at one day ako, so nagpaalam ako sa aking boss na kung pwedeng magpahinga kasi it's too pain in my back kasi nga 12 hours. Imagine 12 hours po ako nakaupo sa bus, then hindi pa ako lumalabas pag nag-i-stop yung bus kasi nga I'm so tired kasi nga long hours of duty, mga 10 hours yata ako nag-duty din. Haggardness, ano ka agad sa mga gamit ko. Niligpit ko agad-agad, walang pahinga, besh! Walang pahinga ang taong ito, OFW na tayo ito. So ngayon, una kong i-re-reveal siya, re-reveal talaga. So ngayon mga ka-OFW, una kong i-re-reveal sa inyo ang tubig. Oo, tubig mahalaga pa sa gasolina, mas mahal pa sa gasolina dito. So ito po yung binili kong tubig. So yan. Ito ay nagkakahalaga ng 7 riyal. So napakamahal po, pero di ba kailangan na, life is water, ika nga. So bumili ako, kala ko ang bigat-bigat, ang layo po ng bilya namin. Double, ito na ang revealing, yes. So ito yung nabili kong water, Alchemy Healthy Water. So ito po yung nabili ko. So mabigat, may kabigatan po. So mag-haul na tayo dahil sa binili ko. Una, yung uniform ko pala, yung black uniform ko ito. Dahil nga, di ba, pag mahal mo yung gamit mo, kahit luma na talagang mamahalin mo, Char. So hindi, humuhugot na naman ako. So, kasi lagi akong humuhugot, mga ka-OFW. So, ito yung i-haul ko, i-re-reveal ko, Char. Ito kasi nasira yung batonis, so pinatahi ko muna. Ayan. So 15 riyal, 20 riyal sana, nagmakaawa ako. Sabi ko, kuya, 20 lang, grabe ka naman. Tinanggal mo lang naman yung batonis. Ay, yung ano ba, at then itong zipper kasi nga, na-lost read na, Char. At itong may butas konti, so okay na, masuot ko na bukas. So hanger na natin siya. So revealing talaga ang peg, no? So dahil sa talagang love ko yung Pepsi, hindi ako nabubuhay na walang Pepsi, my God. Bigyang revealing ko una, no, Char. So ito, Pepsi. So ito ay nagkakahalaga ng, hindi ko alam, hindi ko rin tinignan na eh. So extra 250 ml po siya at the same price. So ito po. So love ko talaga ang Pepsi. Shout out sa Pepsi, pero I love it. I love Pepsi even since before naman. So, and sa ano, sa nada bumili din ako kasi nga we need to secure our health. So napaka-arty ko, Char. Arty din naman kagandahan, pero ma-arty talaga ako, besh. So bumili ako ng Chris. Ito po talaga yung toothpaste ko, revealing na talaga, no. Chris 3D white. So talagang maganda siya sa ngipin. Kaso nga yung ngipin ko, hindi ko pa na-shake sa dentist kasi nga I have no time, yung ano ko, yung breast ko. So ito, Chris. Then the second one, bumili ako ng, syempre kailangan natin ng mouthwash kahit na wala tayong kahalikan, kailangan din pa rin nating refreshing. Kailangan mabango palagi. So, mga ka-OFW, mayroon na akong Oryx. So, white fluoride, alcohol-free, from Nada. So, first time kong mag-try nito, itatry ko siya kasi nga hindi ko pa siya na-try. So, at mura naman, so I got it na. So, pangatlo, yan guys, ang sekreto sa magandang buhok, Char. Parang ang ganda-ganda ng buhok, ngipis-ngipis naman, Char. So, yon, revealing na ito at wala nang ano. So, ito,
Johnson Baby Shampoo. So, ingat po tayo sa original. Kailangan sa pharmacy kayo bumili. Kung kinakailangan, kung may mas malapit, sa ano naman sa supermarket, okay lang. Alam mo naman kung ano yung original o hindi. So, lagi akong sa Nada or Aldawa. Either Nada. Kasi nga dito sa Riyadh, sa Jeddah, mga ka-OFW, mas well-known yung Nada. It's been matkunti lang yung Aldawa. So, sa Nada ako bumibili. So, ito, 16 real po siya. Well, nagkakahalaga ng 16 real. Yung maliit lang po, 200 ml. Pero pag I have a time, so I'm gonna buy naman po sa either Panda, Lulu, or Tamimi Market. So, mas tipid kasi doon. Or Alzazera. When I was in Riyadh, so I always drop in Alzazera kasi nga, pangmasa yung bilihin doon sa Alzazera. So, at ito, bali 16.5 something in Alnada. So, then, yun yung i-reveal kong mga So, may banana ako sa mahilig ng saging. Ako, I love banana. Yun talaga yung favorite fruits ko. Kung may nagtatanong sa akin, ang sasagot ko kaagad, what's your favorite fruits? Napakadali lang po, banana, char. Ang mga green-minded dyan ha, shout out ha, ito, banana. So, from Philippines siya. So, ang tamis-tamis, ang sarap-sarap. So, mahilig ako sa mahahaba, char. Ito, banana. So, talagang hindi, and it's not complete my day without banana. So, I'm gonna try as long as I can pag hindi ako busy. So, malapit naman kami. Ang maganda lang dito sa Bilya na ito, mga ka-OFW, kasi I've been staying here before since last 2019. So, mas malapit po siya, and convenience po siya sa Bacala, and kung gusto mong magpagupit, beauty parlor, kung gusto mong magpatahi ng damit, mayroon silang tailoring sa baba. So, napa-easily, convenience talaga yung area. But at the same time, it's too sad kasi it was too far from the city, like if you want to go in Balad, so it takes time within 40 minutes or more than an hour. So, and it's too expensive then when you get ride taxi. So, yun yung disadvantage. Like in Riyadh, I stayed in Tahiliya Street, so it was too easy to me to go anywhere that I wanted. Kasi nga, all buildings, all mall are just like along the highway. So, talagang napakaganda. But the same time po, what I like here in Jeddah is just like, it's too silent, it's too bright. I came here around, I was on the way coming from here, I think 12 hours, because 7 o'clock, I was in Sapco, Riyadh. Then after that po, nag-wait ako for almost 2 hours. Then the bus arrived here at 1 o'clock ng madaling araw, di ba? Haggardness. Then I talked with my boss that if I can possible, I was coming tomorrow. So, I will coming tomorrow. So, yun, natulog ako for how many hours? How many years? Wow, years talaga no. How many hours? So, just like I woke up today, then I make it quickly, everything quickly, kasi nga mahilig ako sa mga rush. I love rush. Yung nagra-rush ka, yung parang wala nang parang may ano na, yung katapusan na ng mundo, parang ganun ako palagi, guys. Mga ka-OFW, mayroon ako ditong sardinas. Maliit lang kinuha ko kasi nga gusto ko kasi siya, nagkakalaga siya ng 3.50 real. So maliit lang kinuha ko kasi nga pang lang, kumbaga pang madalian, pang girl scout lang. So ito yung binili ko, small lang siya. Kasi nga I want to have a plan, I will go to Panda if I have time or off. Then the rice, I didn't find na yung malaki, so ang binili ko yung maliit lang. So I love alro. Any kind of rice na hindi yung yung gusto ko yung malambot. Mahilig ako sa malambot, char. Hindi ako mahilig sa matigas, beha. So ito, sirado na po yung pagkainan nila, anong tawag nun? Bukaria or something like shawaya. So what I did is just I asked with the salesman doon na yung waiter doon na if possible that I can buy in, kasi I felt so hungry na kasi nga it's midnight in Jeddah. So binigay niya sa akin ng 15 real na kapalot na. I'm so lucky, di ba? Then I love the most is the onions and the lemon. Hindi na nawawala yan, combination yan. So I love it. Then after that, mga ka-OFW, what I will reveal on you is yung abubot. Kasi mahilig po ako kasing kumakain. Mahilig akong kumain. Yes, kumain. So ito, mayroon akong chocolate cream biscuit. So mahilig ako dyan pag nagla-live stream ako or anything that habit YouTube, watching YouTube or
anything news, so kailangan ko lang laging may kinangat-ngat sa baho. Mabaho siya. Hindi, ma-favorito ko itong shabaho na to. It's made from Turkey. I love it. I love the pancake. Every smooth nga, di ba? Hindi ako mahilig sa matigas siya. Mahilig ako sa malambot. So, ito, shabaho din, blueberry. And I got banana walnut. Di ba? Sinabi ko sa inyo na mahilig ako sa banana. So, I got more bananas. More bananas, more love. Sa mga ka-OFW, share lang yan mga ka-OFW. Just wanted to, ano, para maging ano naman ng buhay natin, huwag tayong maging malungkot, magiging positive lang tayo sa lahat ng problema na dumating sa buhay natin, dapat maging positive lang tayo. As long as wala po kayong kinasagasaang tao, as long as you're happy in what you're doing and you do what you feel happy, di ba? Kailangan talaga natin yan. Yun yung parang treatment natin when we get older, yes. Hindi pa ako ba at matanda ha, bata pa ako. So taib, ito yung biscuit na masarap, maalat-alat, parang jowa mo, maalat-alat char. So, I love pancake, I told you. So, mini roll, strawberry, and mini roll, strawberry also. And what the thing, ano pa yung binili ko? So, yun lang. So, my Nescafe, last ko yung i-introduce ko sa inyo kasi nga, one of my strength, yung nagiging lakas ko dito sa panahon ng kalungkutan. So, yan. So, yan lang yung binili ko sa bakala, mga ka-OFW, kasi it's too late na. I just woke up right away. So, talagang right away, nag-toothbrush ako at pumunta na kagad ako. So, I love Pepsi. So, shout out sa Pepsi. I love Pepsi. Even since before naman, yun talaga, love ko talaga yung Pepsi. Without Pepsi, I can't live without the Pepsi product. So mga ka-OFW, sa mga coffee lover dyan like me, so hindi yan nawawala sa aking listahan kahit nawala na akong pera, basta mayroon akong prevailing talaga, Nescafe. So I love Nescafe. Talagang yan talaga yung ano ko, talagang strength ko, yan yung lakas ko, Nescafe. Without Nescafe, parang ano to eh, kumbaga pag single ka, parang ito yung parang hugot time mo. Kasi nga, pag umiinom ako, kasi baliktad mga ka-OFW, shout out sa mga coffee lover dyan ha, like me. So, ako kasi mga ka-OFW, I can't sleep without coffee. So, bedtime, before bedtime, I just want to drink even 2 cups or 1 cup of tea. Coffee. 1 cup of coffee, a hot coffee. So, talagang complete na yung sleep ko. Then, nakakatulog ako ng mahimbing. Iwan ko kasi nga sabi ng even na my parents told me that if you're gonna drink coffee, you can't sleep. But kung mga ka-OFW, hindi yan nawawala sa listahan ko yung coffee kasi I'm a coffee lover. So, that's all for today mga ka-OFW. At sa next nating ano mga ka-OFW vlog natin. So, pupuntahan natin, i-vlog natin yung area na kung saan ako mag-work pa lang. So, inshallah, everything will be fine. Inshallah, God bless us. As God bless us all. And sa panahon ng pandemic mga ka-OFW, when you go outside kahit magtapon lang kayo ng basura, always wear mask kasi nga dapat talaga. So at saka dito kasi sa Saudi may penalty if the police catch you. So good luck sa 1,000 mo. So and also mga ka-OFW, what I did, oh nalaglag siya mga ka-OFW. So mga ka-OFW, so I really wanted to share with you also mga ka-OFW na huwag niyong kalimutan talaga yung ikama. So ikama talaga yung talagang partner ng buhay mo pag nandito ka sa abroad, pag especially dito sa Saudi. So even naman sa lahat ng ano Middle East area, yung inaano parang ginagawa ko ng ID, parang partner ng buhay ko Char. So lagi akong humuhugot, iwan ko. So yun lang mga ka-OFW, revealing ano ko ngayon, yung pinagbili ko on my first second day here in Jeddah. So think positive lang tayo mga ka-OFW. Alam ko sa panahon ng pandemic, ang daming nangyari sa buhay natin, ang daming mga kaibigan nating mga katulad kong OFW na umuwi, na it was too sudden but it happened with the reason. God will not give us a challenge in life kung hindi mo kaya. So, always think positive lang tayo. Sa gitna ng dilim, may paparating na liwanag. Liwanag ng buhay, liwanag ng pag-ibig, liwanag ng ating kapalaran. So, that's all. Alam ko bilang isang OFW, talagang maano tayo mga ka-OFW, matapang tayo kasi may pinanghugutan tayo. Alam mo naman kung ano yun, di ba? Ang pamilya natin sa Pilipinas at
mga naiwan nating mahal char. So ako wala akong naiwan. Ay, may naiwan ba ako? Sorry. So ngayon lang mga ka-OFW, hugot-hugot time pag may time. So sa mga hindi pa naka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please subscribe. Yung blansa, yun. Hayun, subscribe na. Be hope, be love, be care, and stay positive in life, mga ka-OFW. Adya-adya, laban lang tayo, mga ka-OFW. Thank you!